Ito yung number one reason kung bakit masisira ang buhay mo kapag wala kang vision. Ika nga nila to, sabi nila, if you fail to plan, you plan to fail. Okay, kapag hindi ka nagplano tol, hindi mo sinulat sa papel or hindi ka nag-strategize kung anong gagawin mo sa buhay mo tol, walang mangyayari sa'yo, wala kang makukuwang resulta na gusto mo. Maraming tao tol na magagaling, maraming tao na skillful, na talented, pero pag wala silang vision tol, wala silang nakukuwang resulta. Ang end up, nag-work sila sa may taong may vision, okay? And wala namang mali doon. Pero kung gusto mo na mas mataas yung marating mo, malayo ang marating mo, tol, kailangan mo ng vision. And isa sa dahilan, tol, kung bakit maraming bata or mga kabataan ngayon nalululong sa drugs, sa mga corn, okay, alam niyo na yon, and sa mga walang kapararakang ginagawa nila, is dahil wala silang vision. Hindi nila alam kung saan ba sila papunta. Hindi nila alam kung ano ba yung gagawin nila. Kaya wala silang drive, wala silang excitement sa buhay, mas gusto lang nilang manood, gusto lang nila ng mga panandali ang pleasure, kasi wala silang higher purpose na gusto nilang makuha or marating, kasi nga wala silang vision. Ang tanong tol, paano ka magkaka-vision? Usually tol, pag bata ka, syempre mga elementary ka, high school ka, college ka, dyan malakas yung vision mo. Dyan lagi pinapakita ni Lord sa'yo yung vision mo. Ang key dyan tol, pinapakita siya ng Lord sa'yo na kung ano yung gusto niyang mangyari. Paano niya pinapakita yun tol? True dreams. Ano ba yung mga pangarap mo dati nung bata ka? Ano ba yung pangarap mo dati nung high school ka, nung college ka, nung elementary ka? Ano ba yung mga gusto mong gawin noon? Yun yung vision mo. Usually marami yan. Marami yan, tol. Pipili ka lang kung ano yung pinaka gusto mo dyan. Let's say, kung gusto maging engineer, maging gusto architect, gusto maging businessman, gusto maging reporter, or anything, tol. Basta meron ka ng dreams niyan dati. Kaso nga lang, ang problem, tol, kada takbo ng buhay mo, kada daan ng panahon, kada daan ng mga taon, medyo nawawala yan sa isip mo, nawawala yan sa pansin mo. Bakit? Kasi dito ka na nababarkada, dito ka na Muslim, minsan nagka-girlfriend ka na or what, dun siya medyo naisasantabi mo siya kasi meron kang pleasure ngayon eh, which is ito, masaya yung mga tropa ko, masaya kami, jowa ko, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabi na hindi ka magkakaroon ng vision kapag may jowa ko, may tropa ka. Hindi. Ang sinasabi ko, minsan naisasantabi mo siya. So ngayon, ang goal mo habang bata ka is kapag meron kang mga friends, let's say, may girlfriend ka ngayon, huwag mong isasantabi totally yung vision mo or yung dreams mo. Kung ano yung nakikita mo, tol, i-maintain mo lang yan sa mind mo. I-keep mo lang yan, panghawakan mo lang yan. Kasi yan yung magbibigay ng drive sa'yo. And gusto ko lang din malaman bakit sobrang importante ang vision, okay? Yung vision kasi, tol, yan yung pinaka-root, okay? Yan yung pinaka-root, tol. Especially kung lalaki ka, dapat may vision ka. Ika nga sa Bible, tol, without vision, people perish. Okay? Kumbaga, wag walang vision, maraming taong namomblema, maraming taong naghihirap, hindi lang financially, but emotionally. Kumbaga, nagsasuffer. Kaya pag wala silang vision. Kaya diba, mostly, pagka-depressed ka, baka wala kang vision. Di mo alam yung gagawin mo, kaya ka-depressed eh. Kaya ka-stress out. Okay? Pag nagka-problem ka lang, konting challenge lang, nagbe-breakdown ka kagad. Kasi wala kang vision, wala kang malawak na plano na nakikita sa buhay mo. So, bakit ba importante yung vision? So, naglagay na ako ng notes ko, okay? Importante ito. So, ang vision kasi, tol, pag nakita mo na yung vision mo, alam mo na yung dreams mo, nakikita mo na siya sa mind mo. Okay? Marami ang way na pinapakita ni Lord sa yung vision mo. Isa na dyan yung dreams. Ito yung pangarap mo, ito yung gusto mo. Pag may vision ka kasi, tol, dyan ka nagkakaroon ng passion. Yung passion, tol, yan yung ganado kang gawin. Minsan kahit wala kang bayad, kahit hindi ka pa kumikita, vivid sa'yo yung vision mo, malinaw sa'yo, tol. Pag may vision ka, tol, nagkakaroon ka ng passion. Kaya, diba, may mga artist, kahit 2 days walang tulog, nagagawa nila kasi passionate sila dun sa ginagawa nila. Diba, may mga businessman na kayang mag-work ng matagal na buwan, taon na walang kinikita or sakto lang kasi passionate sila dun sa vision nila. Bakit may mga professional na kaya nilang magpuyat dahil sa work nila? Kasi nga passionate sila dun. So magiging passionate ka, tol, kapag may vision ka. And kapag nagkaroon ka na ng passion, tol, dun ka nagkakaroon ng conviction. Conviction, tol, iba yung confidence mo, iba yung paniniwala mo dun sa passion mo. Hindi, ito yung bigay sa akin ng idea ni Lord. Ito yung gagawin ko, ito yung gusto kong gawin. So dahil hawak mo yung vision na yon, passionate ka dun, mataas ang conviction mo. Kumbaga, yung mindset mo, tol, mahirap matinag ng sino man. Let's say, may darating sa'yo dyan. Let's say, example, negosyante ka. Ilang buwan na hindi kumikita yung business mo or may project ka na gustong gawin na hindi mo pa rin ma-figure out. Minsan, may mga loved ones tayo na sasabihan tayo, uy, Mark, tigil mo na yan. Wala ka pang pahinga. Matulog ka naman. So, yung mga ganon, yung mga parents natin, let's say, loved ones natin, normal yon na reaction nila kasi yung mga parents natin, loved ones natin, family natin, ayaw tayo
pinahihirapan. But minsan hindi nila naiintindihan yung vision natin. Hindi nila naiintindihan yung passion natin. Na kailangan natin gawin yung kahit na medyo masacrifice yung tulog natin, mapagod tayo. Pag ikaw sinabihan ka ng ganun, pahinga ka muna, ito muna. Eh mataas yung conviction mo, hindi mo talaga siya tinitigilan. Okay? Kasi nga mataas conviction mo, passionate ka dun sa vision mo. So ganun siya. Kaya diba, may iba, parang tingin mo, baliw na sila kasi grabe yung passion nila dun. And next, kapag may conviction ka na tol, dyan ka na nagiging motivated. Confident ka na tol, passionate ka na, may vision ka, ang next na dyan, motivated ka na. Kaya kahit minsan wala pang income, kahit mahirap, pumalya ng saglit, may challenges, hindi ka natitinag. Kumbaga, hindi ka na papanghinaan ng loob kasi motivated ka na sa ginagawa mo kasi malino sa iyo eh. Ang ginagawa mo na siya, doon ka nagkakaroon ng energy habang ginagawa mo siya. Importante yung motivation tol. Yung iba kasi tol, yung motivation nila, mababaw lang yung layer. Like nakapanood lang ng video, nakapanood lang ng A Day in the Life ng sikat na influencer, nang giggle na sila. Pero saglit lang yung motivation nila. Bakit? Walang malalim na root, which is yung vision. Wala pa rin vision. Like ginanahan ka lang na fired up ka lang. Yun lang siya. Pero pag nawala na yon, nawala na yung motivation, nawala na yung baliw, di mo na naman alam gagawin mo. So maganda tol, pag may vision ka, passionate ka at may conviction ka, kahit mawala yung motivation tol, gagawin mo pa rin siya. Kahit wala kang kinikita, kahit nagugutom ka, kahit na-stress ka na, kahit napupuyat ka, ginagawa mo pa din yung bagay na gusto mo. Kasi nga, passionate ka and taas ang conviction mo dyan sa vision mo. And next, kapag motivated ka na, syempre ganado ka sa ginagawa mo, taas ang conviction mo, passionate ka sa ginagawa mo tol, nagkakaroon ka ng influence sa ibang tao sa paligid mo. At madalas, ito hindi mo napapansin. Kasi hindi mo goal magkaroon ng influence eh. Hindi mo goal magkaroon ng tao na humahanga sa'yo. Kasi nga, ginagawa mo lang yung passionate ka na bagay, mataas ang conviction mo dun, motivated ka. Eh kaya nga sa akin minsan, pag may nagpapapicture, may nakakakilala sa akin, hindi ko siya, ina-expect, sige, picture na lang, ganun. Kumbaga, hindi ako like, nagiging egoistic kasi hindi ko naman yun ang goal ko. Hindi ko goal na magkaroon follower, hindi ko goal na sumikat, makilala kung saan ako pupunta. Ang goal ko na mag-create ng content. So ikaw tol, pag ginawa mo yung something na passionate ka, mataas ang conviction mo at motivated ka doon, ganado ka ng ginagawa siya. May influence mo yung mga tao sa paligid mo. Una dyan, either kapatid mo, or tropa mo, best friend mo, like mababalo sila sa'yo tol. Like parang ano sila, natutuwa sila na ginagawa mo yung bagay na gusto mo. Kasi bihira lang yun tol sa mga tao ngayon na ginagawa nila yung bagay na gusto nila. Kasi maraming tao ngayon na for the sake na makasurvive, for the sake na kumita ng pera or sumikat, ginagawa nila yung ayaw nilang gawin. And end up, hindi sila passionate. Like, masipag lang sila dun. Baga, pero hindi kita sa mukha nila. Kapag kayong nakita mo yung tao na gusto niya yung ginagawa niya dun, mataas conviction niya, passionate siya, ano siya, radiating siya tol, maganda yung effect niya sa paligid. Kaya nga, di ba, pag may favorite kang vlogger, tapos nakikita mo, ang lupit niya mag-vlog, tapos nakita mo, genuine siya dun sa ginagawa niya. Like, wala siyang pake kung 1K, 100,000 nanonood sa kanya, ganun pa rin siya. Masarap siyang panoorin. So, isa yon sa nagkakaroon ka ng influence. Kasi yung energy mo, yung positive energy mo, nararadiate mo siya. And nakakahawa yun. And lastly, kapag may influence ka na tol, kasi na-inspire mo sila, okay, na-motivate mo sila dahil sa dedication mo, dahil sa gana mong gawin yung bagay na gusto mo, nagkakaroon ka na ngayon ng leadership. Diyan na may mga tao na susunod sa'yo, magtitiwala sa'yo, gagayahin yung ginagawa mo. Kasi nga, nakita nila may effect sa'yo. Ang ganda ng effect sa'yo, physically, emotionally, mentally, nakikita nila sa'yo eh. Pero hindi ko sinabi na hindi ka may stress dito ha, hindi ka may hirapan. Normal yun, pero despite dun, mas mataas yung effect ng motivation sa'yo. Mas mataas yung effect ng passion mo. Kahit na-challenge ka eh. Mas nangingibabaw pa rin yung conviction mo na kaya mo siya and kailangan mo siyang gawin. And nagiging motivated ka. And yun, napapansin mo tol, nagiging leader ka kasi may sumusunod na sa'yo, may gumagaya na sa'yo. Minsan may magpapaturo na sa'yo, may makakakilala na rin sa'yo. So imagine mo yung lawak nun tol. Grabe yung effect ng vision. Kaya nga nasa Bible yun, without vision, people perish. Yung perish tol, maraming symbolism. Either yun nga, mahirapan ka financially, madedepress ka, stress ka. Kasi again, kaya ka lang naman na-stress. Minsan, hindi mo gusto yung ginagawa mo and kailangan mo siyang gawin kasi nagiging practical ka lang. Wala akong technical na ituturo sa'yo dito. Ang sinasabi ko lang is, importante yung vision. Kasi yung vision tol, ikaw
lang makakaintindihan yan, hindi ako eh. Hindi ko pa masasabing sabihin sa'yo, oh yan, yun naisip mo ngayon na yun. Hindi, ikaw lang. Ang trabaho ko lang dito is to show you the door. Okay? And ang door dyan, yung vision mo. And kapag yung vision mo na, gets mo na, sunod-sunod na yan. Kasi ako, yun lang yung pinangawa ko. Ito yung vision ko. Kailangan ko itong magawa. Ito yung image na nasa mind ko. Nare-retain ko lang yun. Let's say, gusto mo ng six-pack, i-maintain mo lang yun. Maintain mo lang siya sa mind mo. Kasi pag may gusto ka, tol, maraming challenges talaga eh. Legit yan. Maraming magsusubok sa'yo. Minsan yung pinakamalapit pa sa buhay mo. Minsan nga, girlfriend mo pa. Minsan partner mo pa. Minsan madalas, pamilya mo pa. Yung vision na yan, kaya kapag may vision ka, importante. Kasi yan yung mag-hold ng pieces together. Kahit na-challenge ka, nahihirapan ka, nagugutom ka, napupuyat ka, nahihirapan ka, pag pinakamakamay yung vision mo, makukuha at makukuha mo siya. And eventually, hindi mo papansin, nandyan na sa sa'yo.